Hi, this is a soul farm girl. I-share ko po sa inyo kung magkano po yung kita at puhunan sa pag-aalaga ng piglets hanggang maibenta. Ang gagawin po namin ngayon, titimbangin na po namin yung mga alaga po namin para makompute din po namin kung magkano yung kita namin pag nag-alaga kami ng piglets hanggang maging fattener. So, para makapag-compute po kami kung magkano yung kita namin. Kasi yan, yung apat na naiwan na yan, yan yung gagawin namin inahin. Kasi yung benta po namin ngayon ng ano per kilo ngayon dito sa place po namin is 170 per kilo yung live weight. So mataas din. Hindi ganito ah, medyo mataba-taba. Ilang kilo? Tagal naman. 88.4. Natibang na po namin lahat yung fatteners po namin. So yung timbang ng lalaki na nabenta po namin is 94 kilos. 81.8, 88.3, 81.8, saka 69.8. So, pakiabangan nyo na lang po. Magko-compute po kasi kami kung magkano yung kikitain pag nag-alaga kayo ng piglets hanggang maging fattener po sila. And so, kung magkano yung gastos hanggang sa feeds, vitamins, yan, etc. Abangan nyo na lang po at kukumpitin po namin. Yung ipapakita ko po at i-discuss ko sa inyo is actual experience or actual data po namin dito sa farm. And so kung napanood niyo po yung video ko na bumili po kami ng limang piglets noong July 2, 2021 po yun. Sa halagang 5,700 po ang isa. Yan. So nasa 55 days na po sila noon. Ang total po nun is 28,500. The following day naman po, nagkaroon sila ng diarrhea siguro dahil na-stress sila. Kasi gabi na po namin kinuha yung mga piglets. Yan. So, kaya kinabukasan, nagkaroon sila ng diarrhea. Yan. So, basa po yung mga poops nila. Bumili kami ng tayamuling. So, 100 ml po ito. 600 po yung bili po namin dito. Ha? Tatlong beses lang po namin to ginamit. Kasi nung pang 3 days po nila, medyo hindi naman na po basa yung mga poops nila. Kaya in-stop na po namin yung pagbibigay ng tayamuling sa mga alaga po namin piglets. Then, bumili din po kami ng pre-starter, 2 bags. 1,250 po ang isa. So, ang total po nun is 2,500 pesos. So, siguro po, nagtataka kayo kung bakit mura po yung kuha namin ng feeds. Kasi, sa feeds po kasi, COD po yung bili po namin. And so, ayaw din naman po namin utangin yung feeds. Kasi, syempre, mas mapapamahal ka kung uutangin mo or up to harvest. Kasi may mga patong-patong pa po yan. So, ganun po yung ginagawa namin. Puro cash po lahat yung pagbibili po namin ng feeds. Para mas makatipid po kami. And then, nung naubos na po yung pre-starter, bumili na din po kami ng starter 5 bags. So, 1,475 po ang isa. Ang total po nun is 7,375 pesos. After 2 months naman po, nagkaroon ng skin rashes yung mga alaga po namin piglets.
So, bumili po kami ng oxytetracycline. Yan, long acting po to, LA. So, 100 ml. Dalawang beses lang po namin to nagamit. So, nung una, nag-ano po kami sa kanila, nag-inject po kami. And then, after 3 to 5 days, nag-inject po kami ulit. Kasi hindi naman po pwede yung magkasunod na araw kayong mag-inject. So, i-observe nyo muna. And then, 3 to 5 days po yung pagitan. So, 300 pesos po yun. Kasi yung sa skin rashes po nila, yun yung mga kagat-kagat ng lamok sa ano nila, katawan. Kaya yun po yung ano namin, ginawa namin sa kanila para hindi na dumami. And then yung repairs naman po sa jetmatic, yun lang po yung expenses po namin dito sa farm. And so, 250 pesos. And then, after po nila maubos yung starter, yan, starter bag, 5 bags, bumili po kami ng grower na 12 bags. Yan. Sa halagang 1,350 pesos. So, ang total po nun is 16,200 pesos. Ang total cost po namin lahat is 55,725 pesos. Nagtataka po kayo siguro kung bakit wala kaming expenses dito sa deworming sa mga alaga po naming piglets. Yan. So, kung napunod niyo po yung video ko, nag-deworm po kami. Pero yung husband ko po yung nag-inject sa mga alaga po naming piglets. Kasi yun sa pag-deworm naman po or pagpupurga sa mga alaga po nating baboy. Yan. So, libre lang po yun sa feeds tie-up po namin. Kaya hindi na rin po kami gumastos sa pagbibili ng pang-deworm sa mga baboy. Yan. So, yung husband ko kasi, siya na rin po yung nag-i-enjoy kasi ayaw din po namin magpapasok dito sa farm ng mga technician yan, or sa mga ibang tao po. Kasi ang iniingatan po namin dito, or mahigpit po talaga kami sa biosecurity kasi yun nga po yung plano po talaga namin is magpadami po ng mga alaga po naming baboy. Kasi siyempre pag ano kasi, pag nagpapasok ka ng technician, hindi mo naman malalaman kung saan sila nang galing. Hindi lang naman ikaw yung kliyente niyan. Hindi lang naman din ikaw yung customer niyan na pupuntahan niya sa isang araw. So, madami pong pinupuntahan niyan. Eh, paano kung may pinuntahan siyang ibang farm na may ginagamot siya doon, di ba? So, di nakapasok na yung virus sa loob ng farm. Pero, sorry po sa mga technician na hindi ko naman kayo sinisiraan. Sinasabi ko lang po, real talk lang. Kasi na-experience na po namin yan before, di ba? Sabi ko nga sa inyo, may mga alaga po kaming baboy dati. Way back 2018 po yun. So, lahat po ng experience at lahat po ng mga ugali ng tao, basta po, ganun. Na-experience na po namin. So, alam na po namin yan. Kaya, ngayon po talaga, nag-iingat na po talaga kami. Kaya, ang advice ko po sa inyo, sana matutunan po ninyo mag-inject sa mga alaga po ninyo. Kahit yung IM lang or intramuscular. Yun po yung pinakamadaling gawin sa lahat, yung pag-i-inject na yun. Kaya sana matutunan po ninyo para hindi po makapasok yung virus sa loob po ng farm ninyo. Yun. So, ganun po yung gagawin ninyo kung may mga feeds tie-up naman po or may mga makukuhanan kayong libreng pang deworm. Free lang po yun, ha? So, yun, para magka-idea din po kayo kung saan po kayo bibili ng feeds na dapat tanong nyo din po kung may mga free po silang mga gamot. Ilang months ba dapat magpakain bago natin ibenta yung mga baboy? And kasi dito po sa farm po namin, ang practice po talaga namin dito, ang isang piglet po kasi dapat makakonsume po sila ng 200 kilos na feeds. And so, ang breakdown po nun is one bag or 25 kilos pre-starter, one bag starter, and 2.5 grower. So, sa finisher naman po, kung gusto nyo gumamit, pwede naman po yung kalahati ang ipakain ninyo and then 2 bags po dun sa grower. Dito po sa farm po namin, hindi na po kami gumagamit ng finisher. And kasi pag finisher naman po, hindi naman na po namin yung magagamit sa susunod na batch or sa pagpapakain sa mga alaga po namin baboy kasi baka po masira. Yan. Kaya ang ginagawa po namin dito, so 2.5 po yung ginagawa namin na or pinapakain sa mga alaga po namin, which is grower po yun. Yan. So, sa grower naman po kasi, madali lang pong i-dispose yun or ipakain sa mga alaga po namin baboy kasi pwede naman po ipakain din nyo sa inahin. Unlike po nung sa finisher kasi, hindi mo pwedeng ipakain yun. So, sayang din, baka masira lang din yung finisher na bibilin po namin.
explain ko lang po sa inyo kasi dito sa computation po namin, sa pre-starter, 2 bags lang po yung nabili namin. Dito kasi sa 5 piglets, di ba, nabanggit ko rin po sa inyo na nasa 55 days old na po sila. So, medyo malalaki na po yung mga nabili namin. Kaya, 2 pre-starter bags lang po yung binili at pinakain namin sa kanila. Pero pag nasa 8 to 10 kilos pa lang po yung nabili yung piglets, obligado po talaga kayo magpakain ng 1 bag pre-starter per piglet. So, sa starter naman po, 5 bags na po yung binili namin. At saka dun sa grower naman po, dapat ang computation po nun is 12.5 bags. Pero, syempre, di ba wala naman tigkakalahati lang na pwede nyong ipa-deliver. So, 50 kilos po kasi yun. So, hindi naman pwedeng hatiin. Kaya, 12 bags lang po yung pinabili namin dun sa grower para hindi na rin po masayang yung kalahating sako ng feeds. Kasi sayang din po yun. So, dagdag expenses din po yun. Baka mamaya masira pa. So, ganun po yung ginawa namin dito. So, sa isang piglets po kasi, ang pagpapakain po doon or ang makukonsume nila dapat is nasa 200 kilos na feeds yung makakain nila. Nung naubos na po yung feeds na nakaalat po sa mga alaga po naming baboy, October 12 po yun ha, 2021. So, 3 months and 10 days po yun. So, going back to our computation, sa sales po, ito po yung mga timbang ng baboy. 94, 82, 88, 82, 70. Ang live weight po that time, noong October 12, 2021 is 170 per kilo. So, medyo mababa po yun. Ang total po nun is 70,720 pesos. So, ngayon po, November 14, ang live weight po ngayon ng baboy is nasa 210 kilos. So, ang layo po ng difference. So, okay lang din po yun kasi hindi naman po kami lugi. Malaki pa rin po yung 170. So, yun po. Yung total sales is 70,720 pesos. Ililas po natin sa total cost. Yung total cost po namin, kanina na-compute ko na po yun. Balikan nyo na lang po. Nasa 55,725 pesos. So, ang net income po namin is 14,995 pesos. Yan. So, yan po yun. So, pag i-compute po natin yan sa 5 baboy, ang kikitain po natin is 2,999 pesos. Sa income po natin per head kanina, yung computation po namin is 2,999 pesos. So, ira-round off po na lang po yun sa 3,000 pesos. What if kung mag-aalaga po kayo ng 10 mga baboy, di ba? So, mas malaki po yung income ninyo. Imagine kung 10 yung alaga ninyong baboy. So, 3,000, ita times 10 nyo lang. So, nasa 30,000 pesos na po yun. After 3.5 months or 3 months, mga 3.5 months pwede na po yun. Yan. So, 170 lang po yung live weight ha, that time. What if kung ano pa, mas tumaas pa doon, more than 200, diba? So, mas malaki talaga yung income ninyo. Yun nga po sa inyo, in-encourage ko rin po talaga kayo na mag-alaga ng baboy kasi maganda rin po yung kita dyan. So, dito po sa farm po kasi namin, so, isa lang po yung caretaker namin dito. Mag-aalaga po siya ng poultry. Tsaka dito po sa mga alaga naming baboy. So, dito po, dry cleaning po kami dito. So, pag nag-poops po yung mga alaga namin, dinadakot na po yan. Tsaka pag umihi po yung baboy namin, binubusin na po yan ng tubig para hindi na mag-accumulate ng virus po dito. So, yan. Dito rin po, malinis din po yung kulungan namin dito. So, hindi mo talaga maaamoy na may baboy po talaga dito kasi malinis po. Tsaka, dinadakot na rin po yun ng caretaker po namin. Nilalagay niya muna sa sako. Pinapala niya, tapos nilalagay niya na lang po dun sa likod para patuyuin. Andun po kasi yung ano namin, yun sa Poso Negro, sa likod. So, ganun din po dito sa piglets po namin. Malinis din po talaga dun sa ilalim niya. Tsaka lagi po kasi kami na dito sa farm. So, nakatutok na rin po talaga kami dito sa negosyo namin. Hindi po kagaya po dati na sobrang na-overwhelm po kami sa pag-aalaga ng baboy kasi sobrang dami po. Pero ngayon lang po namin na-appreciate na mag-alaga ulit ng baboy kasi kami na po talaga, hands-on po talaga kami sa pag-aalaga ngayon. Kaya mas feel po namin na maganda pala talaga yung kitaan. Lalo na kung nakatutok ka. Tsaka lagi ka nandito sa farm para i-check lagi yung mga
alaga nyo. Sa limang piglets po na alaga ninyo, pwedeng kayo lang din naman po yung mag-alaga doon para hindi na kayo mag-hire ng caretaker ninyo. Unless na madami po kayong ano, nasa more than 10, yan, or 20, pwede na po kayo mag-hire yan. Depende na rin po sa inyo kung gusto po ninyo talaga na kumuha ng tao. Yung asawa ko, lagi po siyang nandito. So, most of the time, andito po siya sa farm po namin. Umaga, tanghali, yan, sa gabi. So, tatlong beses po siya pumupunta dito. Tinutulungan din po niya yung caretaker po namin. Saka hindi naman po masyadong mabigat yung trabaho dito. Kaya okay lang po na isa lang po yung caretaker namin. Yan. So, yun po. Sa inyo po, depende po sa inyo kung gusto nyo pang kumuha ng caretaker ninyo pag nag-alaga po kayo ng limang baboy. Para mas makatipid po kayo, pwede rin pong kayo na lang din po yun kasi ang gagawin nyo lang po naman dyan is magpapakain, tsaka magbibigay ng tubig, maglilinis. So, hindi naman po kayo magkoconsume ng matagal or ilang oras lang naman po yan. Kasi dilima lang naman po yung alaga. Tsaka dito po sa likod ko yan, yung mga piglets po namin. So, konti pa lang din po, konti pa lang naman yan. Kaya pa rin naman po namin ano yan, i-handle or manageable naman po siya. Kaya hindi po siya mahirap i-manage. Sa mga hindi po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell. Happy farming everyone!